dala siya talaga, promise. Oh, ayan na. Oh, 'di ba? Ginagawa niyang R&B. Oh. Hi guys, welcome back again to my channel. Nagbabalik naman yung code ngayong araw to Mr. Felmark Flores. Again, if you're new to our channel, make sure to subscribe, like, comment down below. Ngayong araw to guys, we will be having again a reaction video kay Mr. Villier Villalobo guys sa kanyang performance dito sa Tawag ng Tanghalan. So, ito yung kanyang araw guys na papatunayan sa mga madla na talagang he deserved to go for the quarterfinals, 'di ba? Sana nga makapasok siya sa quarterfinals, guys, kasi magaling din yung kalaban niya. No, ipagdadasal natin yun na makapasok siya. At ang dami din naman talagang nagdadasal na makapasok tong si Villier Villalobo kasi, 'di ba? Siya yung performer na wala kang masabi sa kanya. Oo. Parang ano, guys, he sang very well. Meron siyang ano, angking kakayahan na mapaibig ka. Di ba? Angking kakayahan na talagang magugustuhan mo yung performance niya. Di ba? Meron siyang mga ano eh, wow factor pagdating sa stage. Di ba? Pag kumanta na siya, talagang labi nagliliyab ang buong stage ng Tawag ng Tanghalan. Again guys, I'm so excited for this reaction video. I hope na magustuhan nyo ang ating panoorang video ngayon guys. Reminders! Again, no? Kung may mga naririnig man kayong mga aso dyan, electric fan, ay, wala pala electric fan kasi wala kaming ano, ilaw ngayon. Naputulan kami. Kung may narinig kayong mga kuliglig dyan, guys, no? Yan yung mga fans natin, no? Pagpasensya nyo na po. Again, guys, let's go for this video na papanoorin natin. Grabe. I'm rooting for his, ano talaga, his performance na makapasok dito. Ay, ang ganda, kakaiba. Ganda, parang angelic voice, guys, no? Tingnan mo, tingnan natin. Balik natin konti dito. Ang ganda talaga ng vibrato niya talaga, guys. Sobrang lawak talaga ng vocal strength niya dito, guys. Promise. Nakakadala talaga yung kanyang vibrato, guys. Oh, ang taas nun. Grabe. Ang taas ng kanyang vocal register talaga, guys, no. Nakakadala talaga. Napaka-versatile talaga ng kanyang boses, guys, 'di ba? Pwede siya sa English, pwede siya sa Tagalog, no. Pero mas preferred ko talaga, guys, yung ano, yung kanyang boses sa mga classic song, no. Feeling ko talaga, guys, may panglaban siya dito, guys, sa mga quarter finalist because ang mga judges, guys, ay kaidaran niya. Diba? Tsaka, syempre, classic song yung mga kinakanta niya. Mas nakaka-relate talaga tayo mga manonood pag mga classic song. Diba? Even though nasa kaidaran din natin, pag naririnig natin yung mga song na classic, parang na-attract agad tayo sa mga singer na kumakanta dun. Kasi, pag classic song talaga is well-known dito sa atin, diba? Ito yung mga kanta ng mga kaninunuan natin. Diba? Kaya, talagang siya masarap pakinggan at masarap din panoorin pag mga classic song ang kinakanta ng isang singer. Ang ganda talaga ng kanyang low register, guys. Oh, ang ganda kasi talaga ng kanyang ano, vocal strength, guys, no. Ang laki ng kanyang vibrato. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha 'yon. Kakaibang singer. Ganda talaga. Kina natin, ang ganda talaga guys, kahit ulit-ulitin natin siya, hindi siya nakakasawang pakinggan. Ang ganda ng control ng voices niya, 'di ba? Tsaka may puso pag kumanta talaga si ano, Villier Villalobo, guys. Ganda talaga ng kanyang mga ano, guys, mga twist sa song. May shout out dyan sa Chaong, guys, sa taga Chaong, no?
Talagang proud na proud ako sa inyo guys. Ang galing ng pambato ninyo. Ang ganda. Ulitin natin kasi ang ganda nun. Ang linaw ng kanyang low notes guys, sa totoo lang. O, oh, diba? Chest niya kinukuha guys, tapos biglang labas dito sa ano, diba? Biglang nag-head tone, parang ganon. Ang ganda ng boses niya talaga. Bakit ganon? Ah, ang ganda ng vocal break niya. Tignan mo, balik natin guys, tignan natin lang. Panahon! Diba? Pakinggan nyo. Hindi ko kaya yun eh. Oh, 'di ba? Yan yung vocal break na sinasabi, guys. Akala natin pumipiyok, yun pala hindi. Talagang style nila 'yon. Ang ganda ng boses niya. Galing head tone. Ganda. Balik natin, guys. Guys, ang galing talaga. Ito na part ito. Yung high notes niya guys, nakakadala siya talaga, promise. Oh, ayan na. Oh, 'di ba? Ginagawa niyang R&B. Oh. Galing. Wow, ang galing talaga guys. Ang galing ng twist niya. Yung ikay guys, tingnan nyo. Kinikilabutan ako, promise. Tingnan nyo. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Oh, diba? Grabe, ang galing niya talaga. Actually, yung boses niya talaga guys, nagkikwento talaga siya. Diba? Pati yung mga movement niya sa katawan, talagang nagkikwento siya. Kung baga, nire-relate niya yung galaw niya sa katawan doon sa kanyang kinakanta. Diba? Nakakadala yung mga performer na ganito kasi naku-quote up yung attention natin, diba? Diba? Although na maraming magagaling na singer talaga, no? Para sa akin, Villier Villalobo, meron siyang something na talagang matatouch yung people na makikinig sa kanya, 'di ba? Meron siyang ability na makukot yung attention ng isang manonood just like me, 'di ba? Actually, I'm not a fan of Mr. Villier Villalobo. Pero guys, sa totoo lang, no, nung na first time ko narinig yung kanyang kanta dito sa Tawag ng Tanghalan, talagang wow. Naging ano ako guys, admirable ako sa kanya. 'Di ba? Kasi iba yung kanyang bato sa kanta, iba yung kanyang pagbigay ng puso sa kanta. Iba talaga, meron siya talagang something na magugustuhan ng madlang people. 'Di ba? Sinasabi ko talaga sa inyo guys, this man, no, ito yung pinakamahigpit na kalaban ni Marko Rudio. 'Di ba? Sa mga fan dyan ni Marko Rudio. Guys, 'di ba? Classic song versus mga OPM song, talagang bagong na kanta, 'di ba? Marko Rudio, iba yung kanyang bato sa kanta. Villier Villalobo, talagang iba, classic song. Marko Rudio, 'di ba, ang kanyang bato sa kanta ay yung voice crack niya, voice break niya, ang galing, malinaw. Ito namang si Villier Villalobo, guys. Dalawa yung sa kanya eh. O para sa akin, yung kanyang vocal strength talaga, napakaganda. Yung kanyang mga vibrato, di ba, ang ganda pa pakinggan. Napaka ano guys, napaka flexible ng boses ni Villier Villalobo. As well as Marko Rudio, di ba? Napaka flexible ng boses ni Marko Rudio. He knows how to sing well, di ba? Kay Marko Rudio. Sa rap, magaling siya mag-rap. Talagang linaw, malinaw yung pronunciation ng voice, pronunciation ng song. Diba? Mahihirapan talaga yung mga judges personally. Kasi, ano eh, ang bawat bato ng mga singer dito guys, merong talagang justice yung song pag sila ang kumakanta. Diba? Talagang mahihirapan ang judges mamili kung sino yung mananalo dito. Kasi, these performers, magagaling talaga. Mahirap, baka nga,
sa Grand Finals, makikita natin dito si Marko Rudio at si Villier Villalobo, sila pa yung magtatapat. Diba? Tandaan natin, no? Malay natin na sila pala talaga yung nakatadhana ng maglaban. Diba? Diba? Malay natin, in God's grace. Grabe yung chest, ano niya guys, register. Tapos biglang nag-head register, no? Galing. Galing talaga guys. Standing ovation na naman siya. Tara mo. Balik natin dito banda. Para ma... May! Ang ganda ng kanyang, ano guys, voices talaga sa pagbali ng song. Grabe ang taas ng boses niya. Grabe ka talaga, Villier Villalobo. Grabe. Nagbubunyi talaga ang taga-Quezon ngayon, guys. Wow. Standing ovation na naman siya, guys. Oh, grabe na naman. Grabe. Nagbubunyi ang mga taga-Quezon ngayon, guys. Grabe talaga kayo. Taga-Chaong daw yun, sasabi ng ating mga fans na nanonood dyan, mga subscribers, no? Marami tayong nalalaman, guys, about this man, no? Villier Villalobo. Kasi yung mga solid talaga na nanonood kay Villier Villalobo, guys, talagang nagsishare sila ng mga background nito, no? So, nalalaman natin, no? According to them talaga guys, na nasa bloodlines to talaga nila yung pagiging isang singer, no? Para daw siyang ano, undefeated na na isang singer doon sa kanilang lugar, kasi once pag sumasali daw siya ng mga singing variety doon, nananalo daw talaga, no? Nasa dugo daw talaga nila yung pagiging isang singer, 'di ba? Actually, totoo naman. Nakita naman natin yung performance niya. Hindi siya abot ng quarterfinals, 'di ba? Kung hindi siya magaling kumanta. Mahirap mamili ng singer guys talaga sa totoo lang, no? Kung wala ka talagang something na binibigay sa song na maku-quote up yung mga manunood sa iyo, 'di ba? Just like his performance, talagang I'm so proud. Totoo lang. Napakagaling talaga ni Villier Villalobo guys, no? Talagang ang paglalabanan talaga na lang nito ay yung voting ng mga tao, voting ng mga hurados, no? Kasi alam nyo, pag mga hurados talaga, may mga edad na, or mga 90s, ganyan, mga 80s, di ba? Talagang mas preferred nila yung classic song. Diba, malay natin, bumaliktad yung bilog naman ang bola, hindi natin alam kung anong mangyayari pa. So, yun nga guys, no? Sana ay nagustuhan nyo po ating reaction video ngayon at nakakapuro tayo ng magandang aral. Again guys, kung bago ka lang sa ating channel, make sure to subscribe, like, comment down below para update kayo sa mga videos na upload natin. Again, this is Felmark Flores, yung sabi sa lahat, ang pinkamong kanan.